guys, welcome again to my channel, Pinoy DIY TV and 5 Peter's Guide. Ang 5 Peter's Guide nga pala, yun ang ano ko, isa kong channel about sa piping. So dito pinapost ko din yun. So kung nung nakaraan, gumawa tayo ng pipe saddle, ngayon naman, gagawa tayo ng lateral, reducing lateral. Ayan, ginuitan ko na siya. Tulad sa mga nauna kong video, sabi ko sa inyo, kapag magle-layout kayo, gagawa muna kayo ng cross line. Iskwalado yan, ha. Ngayon dito sa reducing lateral o kahit man kahit equal lateral ang i-layout. Pareho din ang procedure to. So dito man tayo sa reducing lateral. Ibig sabihin, D4 ang header at D3 ang branch. So ito nga pala, naging dalawa, no? Ang cross line. Mamaya makikita nyo kung bakit. So ito, mula dito, ito yung top ng D4. Naka side view to, ha. At hanggang dito, yan ang laki ng D4 outside diameter. So ano na siya, kasi outside diameter yung D4, dadagdagan mo pa siya ng wall thickness niya, kaya magiging 4.5 siya. So kung mali sa millimeter naman, magiging 114.3 mm siya pag kinonvert mo. So ganito, ito yung ibabaw ng tubo. So ang reducing lateral, 45 degrees siya. Yung lateral pa 45 degrees, kakabit mo siya rito. So ngayon, kailangan natin siyang gawing maglagay dito ng linya ng 45 degrees. So kung paano yung gagawin, papaliwanag ko. So guguhitan ko muna siya ng 45 degrees para maintindihan nyo kung paano ko ginawa. So yan mga ka-DIY, kata 5 Peter's Guide. Nakita nyo to, may guhit na sa gitna. So ang ginawa ko dyan, para maanuhan mo siya, maguhitan mo siya sa gitna, maging 45 degrees. Magsukat ka rito ng kahit anong ilang gusto mo. Ako 8 mm, ang 8 cm na sinukat ko. 8 cm, kailangan equal siya ang sukat mo. Equal. Kung anong sinukat mo rito, yun din na sinukat mo rito. So pagkatapos nyan, katulad nung tinuro ko sa inyo mga nung previous video ko, kung paano hatiin, ganun lang yan. Ito, yung sa ginuhit ko, dito, tatapat mo to. Itong isang dulo ng compass mo. Tapos ko gagawa ka ng curve line. Pagkatapos dito naman, yan, okay, curve line uli, ganon. So kung saan nagmeet, dito nagmeet, di ba? So yan ang guguhitan mo papunta rito sa sentro ng pinakang sentro ng branch. Ito na yung pinakasentro ng branch mo, pinakasentro ng 3 inches, pinakasentro yan ng 3 inches. So ngayon, para makompleto yan, dun sa nakarang video ko, diba sinabi ko na kapag branch, inside diameter. So ganitong gagawin natin, guguhitan ko muna ulit, bibitawan ko ulit yung tripod ko kasi may gisinga. So guguhitan ko ulit, hatiin ko lang to 3 inches, 1.5 1.5. so sa millimeter yan, 76.2, yung 3 inches 76.2 mm. So hatiin ko yung magiging 38.1 mm 38.1 mm. So guguhitan ko muna. So yan, naguhitan ko na. So kung makikita nyo, tatlong linya na siya. Okay lang na sumobra yan kasi magagamit nyo yan mamaya sa pagpapatuloy ng layout natin. So ganito yan.
ito, kalahati ng 3 inches. So, 1.5 inches, 1.5 inches. Kasi inside diameter lang ang branch natin. So, ngayon, kasi medyo mahaba itong, medyo maiksi na itong ano natin. Itong bond paper natin. So, kailangan gumuhi tayo rito ng straight line. Nakikita nyo to, yung kung saan nag-meet yung mga, line na yan. Kung saan nag-meet itong mga line na to, yan. Yan. Kailangan guhitan mo rin siya. Kasi mamaya, sa pagpapatuloy ng video natin, malalaman nyo kung bakit. So, yan. Naguhitan na natin. Katulad na sinabi ko, kung saan nag-meet yung line kanina, diretso mo lang kung wala ka talagang eskwala. Kung may eskwala ka naman na ruler din, pwede mo rin siyang style ganun, yung eskwala niya. Eskwalahin mo lang siya. So, ito accurate naman siya kasi pareho naman siya ng distansya. So, ngayon, ito na ang magre-represent ng branch natin ng 3 inches. So, take note, ibabaw ng tubo to ha, ng D4. So, ganito yan. Dito tayo sa working point ulit. Ito yung working point ngayon. Ayan. Tulad ng ginawa natin dun sa saddle, gagawa tayo ng arc line. Parang protractor. Ayan. Guguhitan natin. Okay. Tama lang sa working point pag lumabas. Lumabas ang ano. Tama lang. Hanggang sa magkita sila. Ayan. Hanggang sa magkita sila. So, meron tayong steel protractor. Ngayon, kasi D3 lang nga ito, maliit. Tulad ng sinabi ko sa inyo, hatiin uli natin to sa 8. Ito yung kabilang mukha ng D3. So, 4 lang dito. Sa kabila, 8. Kung ano yung makuha natin number dito, ganun din sa kabila. So, hatiin na natin. So, dito uli ang working point mo. Gawa uli tayo ng arc line. Dito. Arc line uli. Kung saan nag-meet. Yan ang guguhitan mo. Okay, gawa muna tayo dito uli. Para mahati uli natin. Okay. Dito uli. Hindi nagkita. Okay. Extend natin. Ayan. So, kung nakikita nyo, meron ng meeting point sila. Yan, yan. Sa pagitan ng curve line. So, ito, iguguhit nyo rito uli. Iguguhit nyo utili rito. So, kung sanay ka na, pwede naman dito lang. Dito lang, pero dahil demo video ito, para maintindihan ng marami. Dito, iguguhit natin dito. Ididiretso natin. Bibitawan ko muna uli itong tripod para makaguhit tayo. Ayan, guhitan natin. So, tulad na sinabi ko sa inyo, kung saan nag-meet yung curve line at dito sa working point, ganon din dito, guhit nyo rin yan. Ngayon, katulad ng ginawa natin doon sa saddle, kung natatandaan nyo, kung napanood nyo yung previous video ko, dito naman siya. Ipo-project natin siya papunta rito. Ipo-project natin siya papunta rito. Kailangan lagpasan nyo ang linya. So, madali lang yan. Kung anong distansya nito, distansya, sukatin mo rito rin. I-project mo siya, linya mo siya, kung ano yung distansya rito. Dapat dito ka lagi kukuha sa yung reference line. Dito ka lagi kukuha. So, sukatin mo yun hanggang dito. I-project mo dito, sukatin mo rin kung ano yung sukat na nakuha mo doon. Linya. So, lilinya muna natin. So, ayan, naguhitan na natin. So, tulad na sinabi ko sa inyo, kung anong distansya dito, pareho din dito, distansya, guhitan mo na ng ruler. Para din dito,
guyutan mo na ruler. Distansya dito, distansya doon. So, bakit nga ba ganito? So, ito, okay lang itong humaba. Okay lang itong humabang tatlo. Itong tatlong to na linya. Pero ito, sa pagpapatuloy ng layout natin, ito dapat hanggang dito lang siya. Kasi ibabaw na ng tubo yan eh. Yan ang ibabaw ng tubo. Yan ang lalapat sa tubo. So, ito na yung branch natin ng lateral. So, kukuha lang tayo ng numbering uli. So, pumunta naman tayo dito sa isang cross. So, sa procedure kasi ng lateral, kaya ko una tinuro sa inyo yung pagkuha ng pipe saddle kasi hindi ka makakakuha ng lateral na layout. Hindi mo magagawa yan kung hindi ka gagawa ng layout ng pipe saddle. So, kung paano, ganito yan. Kung dati, yung layout natin ay ang branch ay nasa taas, nasa baba. Ngayon, pabaliktarin naman natin ngayon ang branch nasa taas. Ang header nandito. So, kasi ito yung pinaka-header niya ng tubo. So, gawin na natin. Ito, sumukat na ako dito ng kalahati ng outside diameter ng D4. Yung 57. Tapos ito naman, kalahati ng D3. Kalahati ng D3 inside diameter. So, ganito ang gagawin natin. Gagawa ulit tayo ng ganito, parang protractor. Pero dito sa branch, 1/4 lang siya. Papaliwanag kung bakit 1/4 lang ginawa. Gagawin. So, ganito yan ha. Okay. Yan. Branch ito ng D3. Nakikita nyo, magkasinlaki ito tsaka ito. Diba? Magkasinlaki yan tsaka ito. So, ang D4, i-adjust ko muna itong protractor natin. Ang divider para dito naman sa 24. Mga DIY, guguhit natin yan. Gagawa naman tayo ng arc card para sa arc line para sa header ng D4. So, ganito yan. Ito yung header ng D4. So, okay lang yan kahit na ganyan lang siya. So, at least na siya dito. Ito na yung header ng D4. So, kailangan nating hatiin uli ito katulad ng paghati natin dito. So, papakita ko uli sa inyo. Kaya hatiin natin. Gawa ulit tayo ng curve line. Dito uli. Okay, kung saan nag-meet, tulad na sinabi ko, project nyo rito. So, guguhitan muna natin. Yan, naguhitan natin. So, ngayon, tulad ng procedure, ito at ito, ipoproject natin dito sa ilalim ng tubo. Sa ilalim ng tubo, ito yung tubo ng D4. So, baliktad yung pagkakaano natin. Yan ang procedure kasi. Ayan. Okay. So, ipoproject muna natin. Kung ano sukat nito, project mo rito. Kung ano sukat nito, project mo rito. Makagawa ka ng straight line. Okay. Naguhitan natin. So, tulad na sinabi ko, iproject nyo lang to, itong straight line dito hanggang sa ilalim ng tubo. So, ito na yung sinasabi ko kung bakit ito 1/4. Kasi ito ipoproject natin sa mga linyang ito. Itong 0 at is na to, a 0 na 'yan. Nandito na 'yan. Basta itong linyang itong una ay dito sa unang, kung nakita nyo to, yung hati na to at itong linyang ito
Mahate doon din siya, ito dito at dito. So hindi na natin kailangan buuin yan, kaya kasi kung ano yung sukat nito, ito ipoproject mo lang ulit dito sa isa, ipoproject mo lang ulit dito sa isa. Tandaan nyo, itong guhit na ito ay dito at dito. So ito naman pinakamataas ay dito sa gitna. Dito siya sa gitna, yung pinakamataas. Yun lang. So guguhitan ko siya, ha. Guguhitan ko muna siya para maintindihan nyo. Yan, naguhitan na natin. So nakita nyo naman itong ilalim ng tubo. Sukatin mo siya mula rito sa reference line mo, kung ilan, at pati ito kung ilan. Ito, puproject mo siya dito, dito, at isa dito, linya. Ito naman, yung pinakamataas, dito sa gilid. So, para ma-project mo yan, kung anong distansya nito, sukatin mo rito, sukatin mo ron, at anuhan mo siya ng ruler. Basta dyan mo lang siya, hindi yun sa dalawa. At itong gitna, ganun din, sukatin mo rin sa reference line mo para dun. So, guguhitan ko yan. Pakikita ko sa inyo paano guhitan yan. Ito na yung lateral natin. So, magiging ganyan siya. Magiging ganyan. Yan ha. Basta imimit mo lang yung mga point. Tapos kakarb ka ng konti dito. So ang makagawa lang nito, wrap around. So ito, dito na to talaga, nasa ibabaw ng tubo. So ito na yung ibabaw ng tubo. Ganon din to, ibabaw rin yung tubo. Kaya ito nakasiro din. So may lateral ka na. Ito na siya. Ngayon kukunin, pag kukunin ko ang number nito mula dito hanggang dito at dito hanggang dito, kukunin mo rin to hanggang dito at dito hanggang dito. So ito, zero na to sa ibabaw ng tubo. So sa susunod kong video, mahaba na kasi, gagawa natin ang pattern yan. Basta ito, kunin mo lang to, kunin mo lang ang sukat nyan hanggang dito. Dito ka magsusukat sa reference line mo. So part 1 pa lang ito ng lateral. So abangan nyo yung part 2. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na. At marami pa tayong ilalabas na layout. Okay, thanks for watching.